Marami talagang nagagalit dahil sa nangyari nito. Huling live nyo na yan, ayokong makita na may video pa ulit na magkasama kayo. So, pag-uwi pa ng Mindanao, ayoko na nandun si Kakaldag. Alam niyo naman siguro na for nag-collab lang yan yung ginagawa nila. Kinausap kita kasama yung editor mo, no? Na yan ay for content only. Ayaw kong masira yung relasyon ni Jane doon sa Tomboy. Ang dahilan kung bakit nagtagal ako ngayon dito, bakit nandito pa ako, kasi binibigyan ko ng time sila, Kabungot at si Kakaldag doon sa Mindanao. Ako ang isa sa mga nag-push talaga kay Kaldag na mag-vlog yan. Kahit ako hindi ako papayag na gano'n. Ihinto ko na yan yung tambalan ninyo. Kung ipagpatuloy niyo pa yan na may foul play. You know? Tandaan niyo mga kasuward, ang relasyon, kapag ang nangyayari sa inyong relasyon na ipinapublic ninyo, yan ay fake. Yan ay 100. Ito mga kasuward, kagabi ay nag-live si Kabungot at si Kaldag na hindi ko na sila tinanong eh. Hindi ako nagtanong kay Kabungot kung anong nangyari or ano bang wala na akong inaram pagkatapos nag-comment na ako doon, tapos wala na. Kaya noon nakita ko kasi nabawasan ng di ba na mara na kadalasan nababas si ano eh, si Kaldag. Nabas, di ba? Kasi ganito kasi yan. Si Kaldag ay hindi ko alam kung alam ba ninyong lahat or kagabi lang nila inamin na meron siyang ano ba daw, girlfriend? Girlfriend pagka lesbian, di ba? Meron siyang girlfriend. Live-in partner na. Oh, sila ay mga live-in partner na yan sila. Di ba alam, sinabi naman nila sa live. So tagal na sila, hindi ko alam kung ilang years na sila. 8 yata. So yung collaboration ni Kabungot at saka ni Kaldag ay mga bago nila ginawa, yung nagpaalam yan sila sa akin. Na so si Lanos Kabungot nung nagpaalam yan na bla bla ito ganyan. So siyempre may mga pinayo na ako sa kanila, no? Para alam niyo naman siguro na for nag-collab lang yan yung ginagawa nila para lang pa-entertain, di ba? So bago nila inumpisan yan yung mga ganyan-ganyan, kinausap ko yon si Kaldag, no? Kung nanonood ka kayo, Jane, di ba sinabi ko sa'yo, kinausap kita kasama yung editor mo, no? Na yan ay for content only, no? Kung natatandaan niyo pa yon, na para lang yan sa content. Ayaw kong masira yung relasyon ni Jane doon sa Tomboy, sa lesbian, di ba? So, tinangkilik naman sila, no? Tinatanong ko si Icon, lagi ako nagtatanong, no? Nagtatanong pa ako sa mga tao dito, okay lang ba talaga? Shoutout kay Aika. Kay Aika, sabi naman ni Kaldag, okay lang kuya, siya pa nga, tuwang-tuwa pa nga siya. Minsan nagko-comment pa si Aika eh, no? Sinishare pa nga niya. Sinishare pa ni Aika yung mga, ano, yung mga vlog nila, Kabungot at saka ni Kaldag, no? Kaya ako, supportado ako sa kanila. No, kinausap ko yan sila dito, no? So okay na, bla bla bla, ganito ganyan. Sabi ko sa ang ayaw ko lang na masira yung ano, syempre may limit dapat, no? So yung mga viewers natin iba diyan, ang gusto nila, 'di ba? Gusto nila maging sila ni Kabungot at si Kaldag, 'di ba? Ngayon mga kasuward, kung kayo ay nagustuhan ninyo, sinuportahan ninyo, kinikilig kayo kay Kabungot at saka kay Kaldag, no? Kapag naging sila, bustahan tayo, mawawala na yung kilig niyan. 'Di ba? Totoo naman 'yun eh. Kapag ako may ka-love team ako, 'di ba? Tapos tinira ko, 'di ba? Diretsahan 'to. Kapag naging kami, siyempre may mangyayari sa amin, no? Mawawala na yung spark eh, kasi siyempre mararamdaman mga viewers niya na may nangyayari sa kanila, wala nang kilig. Kasi 'di ba, wala nang diba, wala na yung paghawak pa lang ng kamay na nagkakailangan, siyempre. Ayun yung kilig eh. Diba? Pagka may nangyayari sa inyo, wala na, dire-diretso na yun, papapagaya na. Diba? So,
Ganon, marami mga viewers, sana magkatuluyan sila, sana magkatuluyan. Diba, may mga ganon. So, marami talagang nagagalit dahil sa nangyaring to. No? Ngayon, nag-comment ako kagabi sa live ni Kabuhot na huling live nyo na yan, ayokong makita na may video pa ulit na magkasama kayo. So, sa galit ko na lang siguro yun. No? Tsaka, kainin mo ko kagabi galing, okay ka panalig. Tapos sinabi ko na pag-uwi ko ng Mindanao, ayoko na lang doon si Kakaldag, di ba? Kasi mga kasword, isa sa dahilan kung bakit bumalik ako sa Bukana, no? Ang dahilan talaga ng bakit ako bumalik sa Bukana ay check up ni Mrs. No? Tapos sila na Irinda. Ang dahilan kung bakit nagtagal ako ngayon dito, bakit nandito pa ako, kasi binibigyan ko ng time sila Kabungot at si Kakaldag doon sa Mindanao para sila muna mag-content sila doon ba kung ano magagawin nila doon, no, para yung mga views nandoon sa kanila, no, nag-giveaway ako para sa kanila doon kasi pag pumunta na ako doon, syempre hindi sila makakapag-vlog ng basta-basta kasi nandoon ako, magpapaalam pa rin sila sa akin, di ba? So alam niyo man yung mga respeto nila ako pag nandoon ako, so hindi sila makagawa ng sarili nilang desisyon na hangga't nandoon ako. So nandito ako, bahala siya sa buhay nila. So yun, ngayon sa mga sumusuporta kay Kaldag at saka kay Kabungot, magalit na lang kay, kung magalit man kayo sa kanila, wag niyo na lang i-unsubscribe kasi suportahan niyo na, dahil yan ay for content na lang para ma-entertain kayo, 'di ba? Mapasaya kayo kung mga nagsabi, ginamit ni Kaldag si Kabungot, ginamit ni ganyan para lang napataas ng views. Ang kaso word dito sa social media, normal talaga na makipag-collab ka doon sa may pangalan na. No, normal talaga 'yan. Kahit naman ako, kung gusto kong mas sumikat pa ako, makikipag-collab ako sa mga mas matataas sa akin. Natural na ginagamit ko 'yung pangalan nila. Ganun talaga 'yon. Pero hindi naman 'yun si Kaldag na ang nag-benefit doon, kasi si Kabungo, tumaas din ang kanyang mga views nung nag-collab sila ni Kaldag. So nagtulungan silang dalawa, hindi porket mas mataas ang subscribers ni Kabungo, mas mababa si Kaldag, ay si Kaldag lang ang gumagamit kay Kabungot. Hindi magkakaroon ng ganung view si Kabungot kung hindi sila nag-collab ni Kaldag. Kahit ako, kapag yan, si Pangit, di ba, pansin nyo nung naging editor ko si Pangit, tumaas yung mga views ko nung mga nag-collab kaming dalawa, di ba? So hindi talaga siya porkit ako ang mataas ang views, lagi na lang mga vlog ang mataas, no? Mayroon talagang mga collab sa iyo na tataas din ang views mo, di ba? So, hindi porket tumaas ang mga views ko, hindi porket ginamit ako ni Pangit, di ba, ganun? So, normal lang sa isang collaboration na magtutulungan kayong dalawa. So, alisin nyo na po sa utak nyo yung ginamit lang ni ano, ginamit nila. Kasi si Kaldag, mga kasuward, ay hindi yan magbablog dapat. No, ako ang isa sa mga nag-push talaga kay Kaldag na magblog ka na. Kasi ang ginagawa niya kasi, gumagawa siya ng, di ba, tinutulungan niya si Katorta, no? Sabi ko sa kanya, mag-vlog ka na. Ayaw niya mag-vlog kasi nga gusto niya itulong na lang kay Katorta. Dahil nandun siya, sabi niya sa akin, Kuya Jeff, pawama naman yung bata pag nag-vlog ako. Siyempre, alam naman natin kapag nag-vlog si Kaldag, yung mga viewers, talagang sa kanya mapupunta. Kasi siya ang malakas eh. Kasi yung nagpag-graduate kay Katorta, di ba, si Kaldag. So, ako yung nagsabi sa kanya na mag-vlog ka na. Kasi ayaw niya mag-vlog eh. Ngayon, siguro nakinig na rin siya, na-realize niya na mag-vlog siya kasi malakas sila. Ngayon, nasaan na niya yung mga viewers na nandun si Kabungot, di ba? So, maganda yun dahil finalo sila, no? Tinangkilik sila ng mga sword community, yung Katambalang Kabungot at Kaldag. Pero, yun, yung nangyari kasi ngayon, no? Kasi nga, may, alam si Kabungot, katapos lang ng problema ni Kabungot, himalaya nila, ni Inday. Tapos si Kaldag may girlfriend, di ba, may kanya-kanya silang relasyon. So, may limitado talaga yung mga galawan nila, no? So, kung nag-react si Aika, no? Ibig sabihin, mayroon ang hindi siya nagustuhan, no? So, ako, pwede namang hindi niyo ako pakinggan, no? Pero dahil nagpaalam kayo sa akin, no? Yung papatay yung pagpunta ni Kaldag sa Mindanao, ipinagpaalam ni Kabungot sa akin yan. Hindi naman sila pupunta doon kung hindi ko pinayagan, eh. No? Para sa akin, kung ako, magbibigay ako ng opinion ko, magbibigay ako ng reaction, kayo na lang bahala. Gusto kong ayusin ni Kaldag muna yung problema niya kay
ay kasi hindi natin alam kung ano talagang pinag-awayan nila. Wala tayong alam kung hindi na ako nagtanong, pero malamang dahil yan sa collaboration, no? Bihira kang makakita ng karelasyon na papayag ka na mapapanood mo sa vlog ang jowa mo na inaakbayan ng iba, no? Nagkikis-kis pa, 'di ba? Kung mayroon mang ganun na Valentine's Day, hindi mo kasama yung jowa mo, 'di ba? So, well, bihira yung ganun tao, mga kasuward, kahit para sabihin mo, lalaki, lesbian, kahit ako hindi ako papayag na ganun. Sa part ko, ha? For love, hindi ako papayag na ganun. Kaya, saludo ako kay Aika. No? Salamat sa time na binigay mo para kay sa collab nila na bumungot. Oh, hindi ako papayag. Kung ako, tatanungin ninyo, hindi, ihinto ko na yan. Sino yun? Kia! Ihinto ko na yan, ano? Ihinto ko na yan para sa akin. No? Yung tambalan niyo kung masisira yung relasyon ni Kaldag sa kanyang jowa. Wala na. Anong silbi ng pagiging pamamayagpag ninyo sa views kung nasisira yung relasyon ng ninyo mismo sa jowa niya? Walang mangyayari, walang kwenta. No. So okay 'yun. Okay naman 'yun yung ano for the views, at least na napabigyan yung gusto ng mga viewers na magtamba mag collab sila kung kanang Mindanao, no? Pero hanggang doon lang. So hindi ko alam kung anong nangyari sa kanila. Sana maayos, no? Ako rin bilang isang kapatid ni Kabungot, syempre nagpapayo ako sa kanila, pinagsasabihan ko yan sila off cam, di ba? Eh ngayon nag-live na rin ako kasi nag-live sila, sinabi na nila yung kung anong nangyari, dahilan, di ba? Yun ang aking masasabi. Mahirap yan kung ipagpatuloy nyo pa yan na siyempre nag-react na si Ani. Nag-react si Aika. Hindi ko alam kung bakit. Siguro hindi niya nagustuhan yung mga napapanood niya. Malamang, or baka may foul play. You know? Baka mayroong ganun mga nangyayari. So, tama na. No? Para sa... Oh! Sabi yun, Japper Talks, sabi Jed De Leon. Yan yan sana yung title ko kalina eh. Yan sana. Okay. No, so kahit naman siguro kayo mga kasuward, kahit sino sa inyo, no? Bihira kasi siguro papayag kayo na ano, na ganun ang mangyayari, kahit sa meeting collab or bla 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 bla. Wala, no? Tandaan niyo mga kasuward, ang relasyon kapag ang nangyayari sa inyong relasyon ay ipinapublic ninyo, yan ay fake. Yan ay 100% peke lahat 'yan. No? Kapag ikaw, lalo ikaw influencer, no, kapag ikaw ay post kayong vlog, ito ganito kami, vlog, kumakain kami sa restaurant ngayon, sobrang ano kami, sobrang sweet namin, bla bla bla. Lahat ng mga ginagawa niyo araw-araw tungkol sa inyong love life, no, hangga't naka-post 'yan sa social media, 'yan ay totally peke. Hindi 'yan ang tunay na kasiyahan ng Asword. Kaya ako hindi ako nagpo-post ng kung ano nangyayari kami ni Ann, naka-private lang 'yung mga happy moments namin. No? Kasi, di ba, parang ipinipilit mo sa public na ganito talaga kami, pa, blah, blah. Pwede mo siguro i-post yung ano, pero hindi na yung lahat-lahat na pinagagawa nyo. Yan ay for content, lalo na pag ikaw ay content creator. Ngayon. So, yun lang. Sa mga gustong gumawa ng ganyan, pag nag-collab-collab kayo, ako kayang-kaya ko yung gawin. Ang dami kong pwedeng i-collab ng mga magaganda. No? Ang dami kong pwedeng, ang dami nga na, may mga nakipag-collab nga sa akin na mga, ang gaganda eh. Pero, sarap sana. Masarap sana. Uy, bagong-bago to, bumagsak na. Hindi dapat sila. Saan lang ito? Oo, oh, dito ako. Magsalita ka daw, magsalita ka. Tapos wala pa din yung tempered. Ikaw, kapayag ka, magkipag-collab si Dang. Pwede naman kaka. Maghiwalay mo na kami. Diba? Kaya-kaya kong gawin yan. Kasi doon lang disimula yung mga awal. Oo, doon talaga. Kasi walang tatagal sa ganyan. No? Kung kayo ay binata, dalaga, di mag-collab kayo. Wala kang isipin na baka mag-alit yung jiwa ko. Pero hanggat nagkukulab kayo, for content, sabihin mong for content yan. May masak lang pala, hindi may iwasan. No? Pero mga artista nga, di ba sabihin nila, mga artista, artista yan eh. Artista yan. Professional yan. Professional yan sila. Yan yung mga tinatawag na accepted error, mga kasuward.
yung baga maling-mali siya, pero tinatanggap na lang ng publiko. Kung baga pinipilit na lang natin yung mga sarili natin na tama yan, pero mali yun. Isipin mo yung partner mo, wala ka magkasal kayo? May paghalikan. Tapos magipaghalikan dun sa iba? Normal ba yun? Pero ano, hindi lang siguro, siyempre, ano, showbiz sila. Hindi lang nila pinapakita, pinapublic yung away nila panigurado. Meron yun, imposible yun. Hindi, talagang doon yung bato. Diba? Normal ba sa inyo yan? Content, kaya, content, pag nagganyan ka ng content, hindi talaga uubra yan. Pwede sa umpisa, maganda kayo, maganda ang tandem nyo, kinikilig yung mga tao. Eh, malalaman at malalaman ng mga viewers niyo kung anong background mo, paglalaman nila, uy, mayroon palang jowa si Kaldag. Diba? Lalo si Kabungot, alam naman ng mga tao na si Kabungot, hiwalay sila na. Fresh pa. Inday, fresh pa. Diba? Tapos na ngayon, nalaman ng mga viewers na si Kaldag para mayroong jowa. No? So, ang mga viewers ngayon, kapag gumawa si Kabungot at si Kaldag ng vlog, ang iisipin niyo tuloy ngayon, ano kaya reaction ng jowa ni Kaldag sa ganito, no? Di ba? Oh. Parang hindi ka maisiyan. Hindi mo alam matutuwa kapas pananood. No? Tapos, pagka nakita mo sa club, sweet na kayo, na. Paano yan? Eh kapag pag ako nang ginawa ko yan na sweet ni sweet ako sa isang babae, di hiwalay kami niyan. Diba? Pag wala talaga yun. Hindi nga, ako gustong-gusto kong gumawa ng... Ay, hindi naman gustong-gusto. Lumabas na! Lumabas na sa sariling bibig! Gusto ko rin gumawa ng ganyang content na makipag-collab ako sa isang babae kasi malakas ang views talaga dyan eh, lalo pag mga magaganda. Totoo talaga yan. Kaya lang, siyempre, nagpapaalam mo kay misis. Pagka hindi siya pumayag, wala tayong magagawa. Pero pag pumayag siya, ang ginagawa ko, minsan pang thumbnail lang, kunting kwentuhan lang, hindi ako mahawak. So, maliban na lang kung sila ang hawak sa akin, na hindi ko naman, wala lang akong magagawa nun. Valid. Valid yun.